siguro po kung masasabi ko na masaya ako, lalo sa akin personally, kung literal po na nakingiti ako, wala akong nararamdamang inggit, galit, or magaan lang yung magaan na pakiramdam, yung po yung masasabi kong masaya ako. Mahalaga po talaga na tayo maging masaya. Para mapanatili po natin to, lagi lang po dapat nasa sentro natin ang Panginoon. Kasi siya naman po talaga yung source ng lahat eh. Siya po talaga yung nagbibigay sa atin ng mga material na bagay, yung mga characteristics na meron tayo. So dapat po yun, si God lang po yung pagpukusan natin. So yun po. Nagiging masaya po tayo, para sa akin pong opinion, kapag ini-enjoy po natin ang isang bagay at saka kapag minamahal po natin kung ano yung ginagawa natin. Yun po ang definition ko na tayo ay masaya. Ang ginagawa ko po para ako po yung maging masaya, tulad po ngayon ng Sports Fest, nag-enjoy po ako kasama ng mga kaibigan ko, pamilya ko. Bali, binibigyan ko po ng time yung mga mahal ko sa buhay dahil hindi po natin alam kung ano ang mga pwedeng mangyari sa ating buhay. Mahalaga po sa ating mga tao na tayo po ay maging masaya. Kasi kapag tayo po ay nagiging masaya, nakakalimutan po natin yung negative side ng mga bagay. At saka sabi nga po doon sa kasabihan, laughter is the best medicine. Kaya sa ating pong buhay, kapag meron po tayong mga nangyayari sa ating buhay, ay tingnan lang po natin yung positive side at sa tingin ko po ay magiging masaya tayo doon. Maraming mga tao ngayon ay nakasimangot palagi. At sa dami ng problema ang kinakaharap ay halos hindi na makangiti. Pero sa ating pag-aaral ngayon sa isang episode muli ng Walking with Jesus, aking ibabahagi sa inyo ang simpleng paraan para tayo maging masaya. How can we be happy? Marami. May mga paksa na akong tinalakay sa ibang mga episode kung paano maging masaya. Alalahanin mo na ang Panginoon ang nangunguna sa iyong buhay. Kahit na may mga problema kang dinadaanan, ay alam mo na hindi kanya pababayaan. You can be truly happy kapag ang Panginoon ang nasa iyong puso. At kapag pinili mo na maging masaya, ay kaya mong maging masaya dahil ang sabi ng Panginoon, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang pinaalala ni Pablo sa mga Kristiyano sa Philippians. At nais niya na ito ang kanilang maranasan dahil ang Panginoon ang nangunguna sa kanilang buhay. Sa aking mensaheng ibabahagi sa inyo ngayon ay praktikal na paraan para tayo'y maging masaya. Merong grupo ng mga empleyado ang nagpulong sa isang convention center, mga 50 sila, para lalo pang mapatibay ang kanilang relasyon, pagsasamahan sa kanilang opisina. At yung facilitator, ang instruction niya ay nandun sila sa isang kwarto, pagkatapos narito ang mga lobo, ang sabi niya, may hangin na yan. Kukuha kayo ng pentel pen, isusulat ninyo ang inyong mga pangalan dito. Pagkatapos, dun sa 50 tao doon, ay kinolekta yun, nilagay sa isang tamang-tama lang na kwarto, ikinalat yun doon, at nakasarado yung pinto. Pagbigay ng facilitator ng instruction, in 5 minutes ang sabi niya, I will let you in sa kwartong ito, and then, hanapin ninyo ang lobong nandun, ang pangalan ninyo. Siguro'y nahulaan nyo na kung anong nangyari. Lumipas ang 5 minuto, wala kahit isa sa mga pumasok doon ang nakakita ng kanilang pangalan sa kanilang lobo. Dahil pagpasok nila, nagsimula silang magtulakan, nagsimula silang nag-uunahan, nagkukumahog. At yung iba ay nasisipa yung lobo, nagkalat doon. At natapos ang 5 minuto, walang nakakita ng kanyang lobo na nandun ang kanyang pangalan. Ang sabi ng facilitator, subukan natin ang ibang paraan. Pinalabas sila uli. Pagkatapos, ang sabi niya, iibahin natin ang instruction. Titingnan natin kung merong pagbabago sa ating gagawin ngayon. Papapasukin ko kayo sa kwarto. Ang gagawin ninyo, yung lobo na nahawakan ninyo, kung kanino pangalan yon,
ay ibibigay nyo, siyempre magkakasama sila, magkakakilala sila. Alam nila kung sino yung taong yon na nakalagay yung pangalan dun sa lobo. Ibibigay nila, and then let's see kung ilang minuto yon. Pagpasok nila dun sa kwarto, ay wala pang isang minuto na ibigay lahat ang kani-kanilang lobo na nandun ang kanilang pangalan. And then the facilitator made the summary of their activity. Ang sabi niya, "This is the reason why we are in this world." Ito ang dahilan bakit tayo nandito sa mundong ito. Hindi lamang para maging masaya tayo. Hindi lamang para gawin ang mga bagay na makapagbigay ng lubos na kaligayahan sa bawat isa sa atin, kundi para maging masaya ang ibang tao, para matulungan natin pangunahin ang ating pamilya, at para maalalayan ang ibang tao sa kanilang mga pangangailangan, magtulungan upang tayong lahat ay sama-samang makaluwalhati sa Panginoon. And this is the purpose of human life. Is this not what you're looking for? Ang sabi niya, hindi ba ito ang inyong hinahangad? Ang maging masaya kayo at maging masaya ang ibang taong nakapaligid sa iyo. Ito yung tunay na dahilan bakit tayo nasa sanlibutan ito. Magluwalhati, magbigay luwalhati sa Panginoon at tumulong sa ating kapwa. Kapag nagawa natin ito, kaibigan, ito ang magiging source ng tunay na kaligayahan na hinahangad ng maraming tao. Nabahagi ko sa ibang pag-aaral na one source of happiness is reading the Bible. Binanggit ko yung talatang Revelation chapter 1 verse 3 na ang sabi roon ay, "Blessed is he who reads and listen to the words of the prophecy and obey what is written in it." Ito'y basic. Ang ibang translation kasi ng blessed ay happy. Para tayo maging masaya, pag-aralan natin ang kalooban ng Panginoon para sa ating buhay, sundin natin ito. At madadama natin ang kaligayahan na pinanukala ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. But more than this, higit dito, nandito na yung pangalawang bahagi, ay tumulong tayo sa ating kapwa. Ang mga prinsipyo, ang mga aral na ating natutunan sa ating pagbabasa, pakikinig, at sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, ay ibabahagi natin sa ibang tao. Ipapakita natin sa ating buhay ang nais ng Panginoon na gampanan natin habang tayo nasa mundong ito. Then, we will truly experience the joy that He intends to give each one of us. Napakaraming opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Paglakad mo sa kalsada, makikita mo ang mga bata na nagugutom at halos walang makain dahil sa kahirapan ng kanilang magulang. Makakain lamang ng lugaw, okay na. Dahil ang isang kilong bigas ay kailangang pagkasyahin sa maghapon, at ang ulam ay noodles na halos walang dalang sustansya para sa kanilang katawan. Kaibigan, kung ibabahagi mo sa kanila ang pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa iyo, you're going to experience the joy na hinahangad ng maraming tao. Yung iba'y naghahanap ng kasiyahan sa iba-ibang paraan. Kung minsan at to the extent of their health, expense of their health, and expense of their family. Napupuyat, nasisira ang katawan, nasisira ang pamilya, para lamang makamit ang iniisip nilang paraan para sila'y maging masaya. Pero sa ating pagtulong sa ating kapwa, pagkalinga sa ibang tao, ay ito yung isang paraan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para maranasan natin ang tunay na kaligayahan.
napakaraming mga tao, ang kanilang pamilya ay halos mawasak na. Yung iba ay nawasak na nga. Pero kapag kinuha natin ang oportunidad na ibahagi sa kanila ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga sambahayan, ang mga prinsipyong ating sinusunod para sila rin ay magkaroon ng matibay na relasyon sa sambahayan, ay lalong magiging masaya ang ating pamilya. Kung sa halip na tayo lamang ang nagtuturo, nagbabahagi ng mensahe sa ibang tao, pag in-involve natin ang ating asawa, ang ating anak, ay ang ating huwaran ay ito na mismo ang magiging mensahe sa mga taong ating tinuturuan. At ang kasiyahang ating nararanasan sa sambahayan, ito rin ang kasiyahang makukuha, matututunan ng mga taong ating tinutulungan. Napakarami ng mga pamilya ang nakita kong na bago ang buhay dahil sa isang pamilya, dahil sa mga taong naglaan ng panahon para tulungan sila. At kitang-kita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha dahil ang Panginoon ang nangunguna sa kanilang mga sambahayan. Lalo na, kaibigan, kung dahil sa iyong paglilingkod at pagtulong, either sa individual na tao o kaya sa kanilang mga sambahayan o kaya sa isang komunidad, kapag ang mga taong ito'y nabago ang kanilang buhay dahil sa ating ministeryo. Kapag nasaksihan mo ang pagtanggap ng isang tao sa kanyang buhay, ang ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas, this will be a great source of happiness na iyong mararanasan. Binahagi ko na minsan ang istorya nung ako'y college pa at nakita ko na ang buong sambahayan, personal kong nasaksihan, nagpasya na tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay bilang personal na tagapagligtas. Ay, halos tumalon ako sa tuwa dahil sa kanilang pasyang ito. Ngayon ay napakaraming mga tao pa ang ipinagkakaloob nila ang kanilang buhay sa Panginoon dahil sa paglilingkod ng mga mananampalatayang katulad mo. Katulad mo na nag-aaral ng Biblia, na nakita ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay at nagagamit para ibahagi ito sa kanilang kapwa. Ito ang magiging source ng tunay na kaligayahan sa iyong buhay, kaibigan. Maranasan mo ang kaligayahang ipinangako ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. At binigyan kami ng malinaw na gabay para makaranas kami ng tunay na kaligayahan sa sanlibutang ito. Sana itong maging karanasan namin palagi sa araw-araw. Sa inyong tulong, sa inyong kapangyarihan, makatulong kami sa aming kapwa at maibahagi namin ang pag-ibig ng aming Panginoon. Ito ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.